Your pretty eyes make me smile, and your little fists make me stay with you. Eyelashes, moon face. Hi, beautiful people! Kamusta ka? Ikaw! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, I'm gonna be doing a clean with me vlog. Yes! Clean with me. Dahil, day of today, ilinisin ko tong room namin. Anyway, isama ko na lang pala tong vlog na to. Sa vlog na to, kasi kung napanood niya yung room tour ko dati, ito yun, hindi ko sure kung mapapop up ko ba sa screen. Kasi last time, meron akong inano sa screen, hindi ko nalagay. Tapos na-upload na ni Beshing. So, wala nang bawian, na-upload na. So, for this time, hope malagay ko. Pop! Yan! Iba yung itsura ng room before tsaka ngayon. Sama ko na din, no? Yung update lang dito. Kasi, ewan ko, hindi din talaga mapakali. Para akong kiti-kiti. Lipat dito, lipat doon. Lagi dito, lagay doon. So guys, ganito ang itsura ng room. Magulo siya. And may isa akong phone doon. Phone ni Beshing yun. So ganito yung itsura ng room. Ang gulo. Kunin ko yung vacuum. Buksan muna natin yung bintana. Konting bukas lang kasi malamig. Winter. And kita nyo naman, makulimlim. Laging makulimlim dito sa Paris. Bakit ganun tumatabing eh? So guys, first mag papalit muna tayo pala ng bedsheets bago tayo mag-vacuum para yung alikabok mag-vacuum ko na sila. So, alam nyo guys, kung makikita nyo, ay! Talagang super nape-breakout ako ngayon dito sa baba ako kasi meron akong talaw today. Sobrang lakas niya. Talagang umaagos ang liver. Okay. Anyway, bilisan na natin. Nagtutulungan naman kami ni Beshing ng maglinis. But for now, it's hard. Mahirap kasi pag dalawa kami dito, sikip. Hindi naman ganun kalaking space dito sa room. So, ngayon ako na lang and content ko na lang siya. Kasi marami din naman akong nakikita ng mga independent person, independent vloggers na nagko-content sila ng ganito. Once a week kami magpalit ng bedsheet. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Natapos na tayo sa bed. Kailangan mo nang ilagay sa labas to. Para medyo lumuo dito and para malaban na siya. Mag-vacuum na tayo ngayon dahil maliliparan na yung mga likod ko. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, grabe, sobrang alikabok ko. Story time tayo. Dahil naalala ko, inaayos ko to. Pinatay ko muna yung vacuum kasi para naman magkaintindihan. Habang nakita ko tong medicine basket na to dito, naalala ko lang. Kasi itong mga to, dapat na sa tabi lang talaga ng bed. Kasi para pag kailangan or paggabi kasi doon mo nararamdaman yung sakit eh. Nararamdaman mo yung pagod the whole day. So, ito yung best friend namin paggabi. Yan! Tita's and oil. Best friend. Tita's life. Tita's na tita's. Story time tayo. After New Year ata yun. After New Year. Yes, so, nagko-COVID si Beshing. Kailangan ng mga daming paracetamol. Buti naman di nagkakabusan naman dito.
Joy to God dahil madaming stock ng Dolly Parton yung fans. Hindi nagkakaubusan ng Dolly Parton. So, ayun. Kinailangan yung mga to kasi mulit nga nagka-COVID. But, negative si Beshing. Negative ako. Ay! No, negative si Tita. Negative ako. So, si Beshing lang. But, same kami ng St. Thomas na Beshing. Nauna pa nga ako ito nagkaroon ng St. Thomas. Pero, negative ako. Pero, normally, dapat magpapatest pa ako kasi hindi naman agad-agad siya na-detect. Need mong magpatest like after 3 days, 5 days, ganyan. Parang hindi ako nagpatest. Parang inano ko na lang yung sarili ko na yes, I'm sure na ganun. Alam mo, unang-una, ang mahal ng ano, wala nang libreng ano, patest ngayon dito. Unlike before na libre yung patest ngayon, hindi na. So, yun. Hindi ako nagpa-second ano, pero I'm sure kasi ganun yung nararamdaman ko din. Same kind ni Beshing. Kaya yun, nag-quarantine na lang dito sa bahay. Nag-quarantine dito sa bahay, tapos yun, inom ng gamot, kain, tapos fruits, and pinagsuob ko si Beshing yung sa asin, ganun. Homemade. Medyo hindi maganda yung pasok, pero hindi ko na lang inisip na hindi maganda yung pasok. Parang feeling ko, parang buong taon hindi magiging maganda. At least, ano yun, may blessing behind that, kung ba't nangyari yun. Kaya, hindi lang at home, ano, hindi pumasok sa work for a week, 7 days. And, so yun, after naman 5 days, naging okay na lahat. Alam nyo guys, kahit ano, tawag dito, kahit naka-vaccine ka or naka-booster ka pa dyan, pag tinamaan ka ng COVID talaga, tatamaan ka. Pero good thing naman kasi pag may vaccine ka, hindi siya ganun kalala, like worst na worst, ganun. Kasi yung sa akin, talagang hindi siya yung sobrang malala. Masakit lang yung katawan, sobrang sakit ng katawan. Ng ulo, ipitik talaga. Pero hindi siya yung super ano. Kasi naka-vaccine na kami, naka-booster na kami. Hindi porket naka-vaccine ka na, or naka-booster ka na, or kumpleto ka na talaga maging ano ka, magiging kampante ka. Ingat pa din talaga. Kasi hindi porket ka nun is hindi ka na matatabla ng COVID. Kumbaga, mas malakas lang kasi yung laban mo pag may, mas malakas yung laban ng virus mo sa katawan. Na yung mga good virus para labanan yung bad virus. Ha? Ha? Ewan ko ba? Hindi ko na-search yun. Search mo na lang. So, nakalinis na tayo. Tapos na ang ating story time. Everything is good na. Negative. Monday, Tuesday, Wednesday. Binapin ko to kasi pag dusting, feeling ko, yung alikabok lumilipad lang. So, pag binapin mo siya, at least hindi na makakalipad yung alikabok. Sigupin mo siya, walang vacuum. Ganon. Friday, Saturday. Alam nyo guys, itong halaman ko, naawa na talaga ako kasi hindi siya namamatay, pero so sobrang, ano tawag dito yung nagiging pag nagmamadali ganyan, nadadaganan siya or napapatungan siya. Ito kasi nababakin siya. Pag nadaganan, nababali siya, like mabilis siyang maganon, mabali. So ilan na yung natanggal sa ano niya, kumawa nga siya, wala akong mapaglagyan. Love na love ko talaga itong side na ito. Ano na ito? Vanity mirror ko. Much, much, much later. So guys, dati yung bed, eto, nandun yung head dapat, yung ulo namin, pag ganun siya.
So, ngayon, ginawa na namin pa ganyan. Kasi yung isang rason is, naglagay ako ng ganitong, ano bang tawag dyan? So, dyan lang siya pwedeng ilagay. Kasi dyan ko sinasabit yung mga madalas kong ginagamit na winter na mga, pullover. So, mabilis ko lang siyang makuha. Kaya dyan ko siya nilalagay. Kung naglagay ako dito ng, alam mo naman tayo, plantita dito ng plants. Totoo yan. Totoo yung plants na yan. Dito ko naman nilalagay yung mga charger. And, tiga lang nga kasi kakalagay ko lang nito ngayon eh. Vinacuum ko kasi siya, kaya nagkagulo-gulo na naman siya. Normally, naka-organize to. Pero yun, dito ko siya nilalagay yung charger, tapos yung mga casing, at saka headset, dyan siya. Dito ko siya nilalagay para mabilis kong makuha or makita pag gusto kong magpalit ng case, ganyan. Hello! Napansin nyo itong vanity mirror ko before, nandito to siya. Dyan siya nakalagay. So, nilipat namin dito. Yung TV naman, before, nandito to sa gilid. Dyan siya nakalagay. But, nilipat namin dito. Ayan, dyan na siya. Nakakairita lang kasi yung room na to. Kasi nasa kami, attic. Nasa pinakataas kami. Hindi pantay. Hindi siya pantay. Look pa ganyan siya, Hindi siya totaling pantay na ganun. Kasi kung totaling pantay, mas maluwag sana siya. Kasi hindi niya. This one, electric fan yan. Kahit winter, nag-electric fan kami. Kasi mainit dito sa room. And before, guys, kung napapansin nyo, ilan to? Tatlo ata to? Tatlo? Or dalawa? Hindi ko na Pero, tinanggal na namin. Isa na lang yung tinira para dyan. At kinabit na namin tong, yun, yung mga lagay ng pictures, ganyan. We're done, beautiful people! Yes, malinis na ang room. Malinis na ang ating bedsheets. And aminin niyo yun. Isa sa pinakamagandang feeling talaga yung bagong palit yung bedsheets mo, diba? Sarap magpahinga, cozy, and sarap lang tumambay sa room. Manood, mag-Netflix, kumain, kagaya ng ginagawa ngayon ni Beshi. Yes, thank you so much for watching. Comment down below if may mga suggestions kayo. Let me know, please. And do subscribe to my channel. Click the notification bell for good vibes. Vibes, please. Yeah. Good vibes. Stay safe and blessed, beautiful people. I love you all!